Tatlong linggong nagsara ang restaurant na ito ng mag-ECQ noong Abril para may sahuri ng staff in advance ng employer ang bayad sa kanilang leave para sa buong taon. Laking tulong nito sa waiter na si JM na may 3-year-old na anak pero kabado siya ngayon sakaling magkasakit. Ang naalala ko man, like, mga sa financial talaga, unang-una, mapangga sa araw-araw kung biglang magkasakit. Yun po, pinakamahirap po talaga yun. Malaki po ang isang bagay na mawawala sa akin na isang araw na pasok. Humihingi ang DOLE ng 5 bilyong pisong pondo sa Bayanihan 3 para sa compensation ng mga manggagawang naubusan na ng leave credits at kailangan mag-absent dahil sa pandemic. Pwedeng mapabilang dito halimbawa ang mga tatamaan ng COVID, mga makakwarantine bilang close contact o di kaya ay nakaranas ng adverse effects dahil sa COVID vaccine. More than a year na po tayo and I'm sure all the leave credits that they earned ay talagang exhausted na or almost exhausted. Kahit masama po yung pakiramdam ng worker, pipilitin niya pa rin pumasok dahil natatakot siya na pag hindi siya pumasok, wala siyang susweldohin. Yung mga ganitong pag-aagam-agam po or pag-aalala ng ating mga kababayan, inisip po namin na matulungan din. Ayon naman sa Defend Jobs, umpisa pa lang ng pandemic ay ito na ang problema ng mga manggagawa. Sang-ayon sila na dapat ponduhan ang ganitong uri ng ayuda, pero dapat rin daw magkaroon na ng paid pandemic leave. Hindi lang itong pandemic klase ng COVID-19 na maranasan natin, so marami pa. Kaya maganda sana, nakasulat na siya sa batas ng bansa natin. May 30 billion pesos ding panukala sa Bayanihan 3 para maipagpatuloy ng DOLE ang pamimigay ng cash assistance sa mga displaced workers at mga OFW at emergency employment para sa informal sector. 24 billion pesos naman ang hinihingi para sa isang wage subsidy program kung saan sasagutin ng DOLE ang 8,000 sa monthly salary ng 1,000,000 manggagawa sa loob ng 3 buwan bilang tulong sa mga employer. Pero tingin ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, mas kailangan ng mga negosyo ang financial assistance. Diba, maliliit na kumpanya, talaga hirap na hirap, na talaga nagbabawas, so ayaw nang bumalik. Tayo na rin umutang, tayo nagpapabigay ng pera sa CCT. Bakit di mabigay rin sa mga kumpanya na yun as utang, kahit di mabayaran lahat, they will create jobs. Rather than yung mga short-term na bigay-bigay-bigay-bigay, wala yan. Sandali lang yan. Naipasa na ng Kamara sa third and final reading ang Bayanihan 3, pero wala pang Certificate of Availability of Funds mula Bureau of Treasury na magsisigurong may sapat na pera ang gobyerno para ponduhan ang naturang panukalang batas. Zen Hernandez, ABS-CBN News.